Hello, welcome to my YouTube channel. This is Leia lang to. So, ito, isi-share ko naman sa inyo ang aking Begonia Maculata. Kung makikita nyo, very lush na siya. Oh, ang ganda, diba? Wow! Very lush. So, makikita niya sa kanya, color green ang kanyang mga leaves na merong spot na or may mga polka dots na white. Yan. Tapos, makikita natin sa kanyang likod na leaves. Ayan. Makikita natin ang color red. Ayan. May red siya. Puro reddy siya. Diba ang ganda? Para siyang plastic. Plastic na pang decorate sa bahay. Pwede siya indoor and outdoor. Diba? Ang ganda. So, ito pa yung isa. Yan. Diba? Ang lush-lush niya. Saka yan, no? Ang bilis niya magsibol. Bilis niya magkaroon ng mga bagong sibol. Ayan, o. No? Diba? Ayan, o. No? Bilis lang niya magkaroon ng sibol. Ayan, kung makikita nyo, nag-ano na siya ng bagong tubo. Diba? Mabilis lang naman tong alagaan. Tapos, ito naman yung kanyang flowers. Ayan, o. No? Ang ganda, no? Naglaglagan na kasi yung flowers niya. So, parang heart-heart lang siya na color pink. O, diba? Super nice. Ang ganda-ganda niya alagaan. Tapos, ito, o. Oh, meron pa ditong flowers na nakabuka na. Nakasa lang nalaglag na nga dahil, ayan, o. Oh, ayan. Naglagas na siya. Diba? Ang ganda. Color yellow ang kanyang pollen. So, ayan. So, sa watering nito, kailangan hindi lang overwatering. Kailangan hintayin lang nating matuyo ang pinaka-soil mo. Hintayin lang natin matuyo yung pinaka-soil niya para ma-absorb niya yung nutrients ng kanyang lupa. Kasi nga, ang stem niya, ayan, nakaka-absorb naman niya ng enough water para sa kanila. Kasi nga, kung makikita natin yung stem niya, matubig din naman. So, mas okay sa kanya yung nagda-dry talaga yung soil bago natin biligan. Kasi kapag once na nababasa siya na sobra, yun nga, nagkakaroon na overwatering, nalalata ang kanyang mga stem. So, ayan, diba? Ang ganda-ganda. Wow, nice. Sa light requirements naman niya, pwede siya sa indoor. Basta ilalabas lang natin. Then, kahit 2 times or 3 times a week para hindi siya, o kaya makalanghap siya ng mga sariwang hangin at saka magkaroon din ng light. Pwede naman siya sa gilid ng window kapag ilalagay natin. Kasi mas okay pa rin yung nahanginan at natatamaan ng lights ng sun. So, wag lang natin siya i-direct sa sun. Kasi nga, mabilis siyang masunog. Ayun, katulad nito. Masusunog siya ng ganyan. Diba? Kaya, iwasan din natin siyang natututok sa araw. I-shaded area lang natin siya kung gusto natin siyang ilabas. O kaya, yung ano lang, morning sun. Kasi mas, ano lang naman din ang morning sun, hindi masyadong nakakasunog ng kanyang leaves. Kaya, ayan, imo-morning sun lang natin siya kung gusto talaga natin siyang paarawan. Huwag lang yung tanghali na sun kasi nga talagang makakasunog. So, ang soil na ginamit ko lang naman dito, loam soil at saka rice hull. So, ang kanyang pinaka-fertilizer ay cow manure. Diba? Once a month lang din yun. So, kaya okay din naman kasi ayan, nagla-lush naman siya. At saka ang water niya, mas okay yung tubig ulan, parang natural at saka maraming benefits sa halaman at gumaganda ang kanyang leaves, diba? Kapag wala naman, hindi naman umuulan, pwede naman sa gripo, basta itining lang natin overnight at yun yung gagamitin natin na pang dili. Kasi nga, yun yung para bumaba lang yung chlorine, diba? Ganun lang din. Maganda na siya. Hayaan lang natin siyang mabuhay at ganyan.
diba? Ang sarap mag-alaga nito kasi ang ganda-ganda niya. Diba? Pwede siya kahit saan. At saka, lumalaki lang to, 6 to 10 inches lang. Yun lang naman yung laki na ito. Hindi mo siya lumalaki ng todo. Parang puno. Kaya pwede siya sa mga tables lang. Yan. Diba? Ang ganda. Ito lang po ang aking Begonia Maculata. Thank you for watching. Like, share, and subscribe. Thank you po.